Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit tayo sa gawain po natin dito po sa online Bible study dito po sa Rema Philippines. So, kumusta po ang bawat isa po sa atin? Malamang po ay tayo po ay hindi pa tayo naka-move on sa mga nangyari noong nakaraang camp. Amen po. Kagaya po ng binanggit ni Pastora Dayan kahapon, totoo po yun, pag nagbukas ka ng Facebook, makikita mo doon yung miss ng tao, yung camping, yung paano yung pagligo, paano yung pagpunta sa hall, at kahit may mga nagpo-post na kahit pag natutulog na sila, nakapikit na sila, naririnig pa rin nila yung mga tawag ng mga pulis. Amen po. So, ano po ibig sabihin nito? Talagang ano po miss na miss po ng tao ang camp. Ako rin po, namimiss ko po ang camping. Ngayon po, maganda po yung pinag-aaralan natin. Nag-recap po tayo, nag-review po tayo ng mga natutunan po natin na mensahe ng Panginoon noong nakaraang Summer Camp 2022. Ang topic po natin ay yung last call. Pag sinabi pong last call ay huling tawag o huling warning po sa atin. At talaga po naman na iba't iba na mensahe sa atin ang Panginoon dito po sa ating camp. Dito po sa last call, sabi po niya dito, basahin ko lang po ulit sa Revelation chapter 22 verse 17. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabing halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may pag-ibig, ang may ibig ay tumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. So, andito po ang huling pagtawag sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, may kwento ko lang po yung divided seminar po. Isang malaking eye-opener po sa bawat isa. Kasi, alam niyo po, dun sa divided seminar, minsan akala natin okay na tayo sa soul winning. Tama po. Okay na tayo sa pag-share ng Word of God. Pero nung nabasa po natin itong divided seminar, itong magazine po natin, ay nandun yung magugulat po tayo na kulang pa pala yung effort na ginagawa po natin. At alam niyo po, doon po sa grupo po namin, meron po kaming mga nakilalang mga kabataan na kung saan ay nagmi-ministry na. Ngayon po, iba't iba po sila ng ministry, iba po nag-a-usher, ganyan. Pero po nung napag-usapan po itong soul winning, may mga kabataan pa rin na nandun na nagmi-ministry na sa loob ng church. Pero nandun pa rin yung nahihiya sila na mag-soul winning na mag-isa. Bakit po? Kasi madali pong mag-share ng Word of God kung kasama mo ang workers. Tama po. Kung sasama ka sa programa ng simbahan. Pero paano kung mag-isa ka na lang? Na dapat maging isang hobby, maging isang lifestyle mo na, na kahit sino ang maka-encounter mo, kahit sino ang makausap mo sa araw-araw, ay maging lifestyle mo na mag-share ng Word of God. Kagaya nga po, di ba, ang ating head pastor, sinasabi niya sa atin lagi na magkaroon ka ng adventure sa buhay Kristiyano mo. At alam niyo po yung adventure na yun, ito po yun. Yung adventure na kung saan minsan nagmamadali kang bumaba ng taxi, pero kailangan mong sharean yung driver. At alam niyo po, ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan na nating mag-double time. Kasi ito ay last call na sa atin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At nakaka-bless po na natapos yung seminar, yung magazine doon po sa grupo namin na ang evaluation ng bawat isa, ang conclusion ng bawat isa. Magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. So welcome po tayo sa gawain dito po sa Rema Philippines. So, alam niyo po, ang camping po natin ay nakakamiss. Ano po? Ngayon po, mag-recap po ulit tayo, mag-review po tayo ng patungkol po sa mga napag-aralan po natin sa camping na yun. Nakatawa pong isipin, kahit sa Facebook, makikita mo na miss po ng bawat isa ang camping. Nagagaya po na binanggit ni Pastor Dayan kahapon na talagang ngingiti ka doon sa Facebook sa mga post po nila patungkol sa camp. Ngayon po, doon po sa last call, ulitin ko po, doon po sa Revelation chapter 22, verse 17, at ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabing halika, at ang nakikinig ay magsabing halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Pag sinabi pong last call, yun po ay huling tawag, huling warning po sa bawat isa po sa atin.
doon po sa divided seminar, pinakita po sa atin kung paano po ang totoong pagbabahagi ng salita ng Diyos. So na po, at doon po sa divided seminar, akala po natin okay na tayo sa pag-share ng Word of God. Minsan, akala natin okay na tayo sa soul winning. Pero isang malaking eye-opener po sa bawat isa po sa atin. Amen po. At alam niyo po, doon nga po sa grupo namin, naka-encounter kami doon ng mga kabataan na kung saan nagsisimula mag-ministry sa kanilang simbahan. At inamin po nila na yung iba po ay nahihiya pa rin na mag-share ng Word of God. Madaling mag-share ng Word of God kung may kasama ka ng elder, kung may kasama kang pastor, kung may kasama kang mga worker. Amen po. Pero paano kung mag-isa ka lang? Paano mo sesheran yung mga taong makakasalubong mo doon sa waiting shed habang nag-aabang ka ng sasakyan? Paano mo sesheran yung nagtitinda ng, sabihin na natin, nagtitinda ng taho, nagtitinda ng tinapa, o kung ano-ano pang tinitinda sa atin? Amen po. Nakakahiyang mag-share in po ang sabi sa amin ng mga kabataan. And yet, nag-i-start na po silang mag-ministry sa loob ng simbahan. Isang eye-opener din po sa kanila doon po sa divided seminar na hindi lang pala sa loob ng simbahan ang ministry, kundi ang pinakamalaking ministry na binigay sa atin ng Panginoon ay ibahagi mo ang salita ng Panginoon sa labas ng simbahan. Ibig sabihin kung saan ka man naroon. Amen po. May mga tao po kasi tayo na mamimit na sa buong buhay natin, yun lang ang una at huling beses natin sila makikilala o mamimit. Ulitin ko po, may mga tao po tayong mamimit na never na natin sila ulit mamimit. Ano po ibig sabihin nito? Yun na po ang first and last chance mo na makita sila. So, ibig sabihin, merong purpose ang Panginoon. Bakit mo sila nakita? Bakit mo sila nakilala? Alam niyo po, naalala ko po nung minsan na meron po kaming nabahagian ng salita ng Panginoon na babaeng matanda. At alam niyo po, yung asawa niya ay may sakit. Sa madaling salita po, paisin ko po yung kwento. Na pumunta po kami doon sa bahay nila at praise the Lord po, nagkaroon po ng Bible study. At siguro po mga, I think 2 weeks lang po yun na Bible study kasi naalala ko po magka-camp din po yun, time night po yun. At nag-Bible study po kami, praise the Lord, tumanggap po sa Panginoon si tatay na kung saan eh may malalapong sakit. At nag-camp na nga po, nandun po kami sa camp. At pagdating po namin, after camp, nabalitaan po namin na si tatay ay pumanaw na. Madalas po tayo, sabi ko nga po sa Rema, bakit ganun? Yung mga namimit natin, parang yun na yung last call sa kanila, yung huling pag-asa nila. Ginagamit po tayo mga taga-Rema na kumbaga tayo po yung huling pag-asa ng tao. Na kung saan, namimit lang nila tayo, hindi para mag-hi, hindi para mag-hello, kundi masyaran mo ng Word of God. Bakit? Kasi last day na nila, maaaring last week na nila. O huling buwan na lang ng buhay nila. Amen po. At dito po sa camp, sabi ko nga po sa divided seminar pa lang, ang sabi ng mga kasamahan namin, mga kami mismong buong grupo, at yung mga kabataan na kasama namin, ay namulat sa kanila na itong pag-share ng Word of God, ay kailangan merong kang sense of urgency na magdoble kayot ka kasi maaaring huli na. Ngayon po, kagaya po ng binanggit po sa atin ni Pastora Eli na tinuro po sa atin ng Panginoon, nabanggit po dito na ang sabi po niya ay makikita ang glory ng Diyos o ni Lord sa ugali mo, sa bulsa mo, sa paglilingkod mo, at hindi mo pababayaan ang simbahan kasi andoon ang glory ng Diyos, andoon ang glory ni Lord. Eh bakit po kaya binanggit din yung sa bulsa mo o sa paglilingkod mo? Eh mga kapatid, alam niyo po, maaari nagbigay na po tayo ng buhay sa Panginoon. Pero kung nasan man po tayo ngayon sa simbahan natin, maaaring ito na ang huling tawag sa atin ng Panginoon. For example po, sa offering po natin, hanggang ngayon tipid-tipid mo ang Panginoon. Maaari ito na ang huling tawag sa inyo ng Panginoon para gamitin ka niya sa pagbuhat, sa pagsuporta, sa gawain po ng Panginoon. Maaari ito na ang huling tawag sa inyo ng Diyos na ibigay mo yung oras mo at na sumama ka sa mga lingkod ng Diyos sa gawain po ng Panginoon. Amen po. Kung talagang naranasan mo ang Diyos, magmumultiply ka. Ulitin ko po, kung talagang naranasan natin ang Panginoon, magmumultiply po tayo. Ang ibig sabihin po, ay madudoble ka. Magkakaroon ka ng replika. Makakapag-disciple ka. Kasi ang sabi ng Panginoon, humayo kayo.
at gusto ng Diyos na dumami ang kanyang disipulo hanggang sa huling araw. Eh ngayon po, meron po akong isang ikikwento na matagal na po nag-a-attend sa atin sa Rema, sa gawain po natin, sa isang simbahan po natin. Ngayon po, ito pong kabataan po na ito ay nag-a-attend po siya sa church pero hindi po siya active. Sa madaling salita po, on and off po siya. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw din ba on and off? Mag-a-attend hindi. Pero alam niya sa sarili niya na tinawag siya. At minsan po, nag-o-open po sa amin na kinakausap siya ng Panginoon na tinawag talaga siyang maglingkod. Pero pag dumarating na po ang problema, hindi ulit siya mag-a-attend po. Ngayon po, paiksahin ko po yung kwento, nakasama po siya ngayong Summer Camp 2020 po. At ito pong kabataan na ito ay bigla nung gabi po, I think second night. Lumapit po siya sa amin at itong kabataan po na ito ay iyak ng iyak. Yung halos hindi siya makapagsalita, kaiiyak. At alam niyo po, nung lumapit po siya sa amin, ang sabi niya ay, kinausap po ako ng Panginoon. Ngayon sabi namin, anong sabi ng Panginoon sa iyo? Ang sabi po niya sa akin ay, last call ko na ito. Huling tawag na po sa akin na kung hindi pa po ako magseseryoso, mapapahamak po ako, maging ang pamilya ko. Sa madaling salita po, glory to God po, praise the Lord, kinausap po siya ng Panginoon doon sa camp. At ang sabi po niya, pag-uwi galing camp, magsisimula na siyang magseryoso. Hindi na siya yung magiging on and off sa church. At ang sabi po niya, magiging active na siya sa lahat po ng gawain ng simbahan. Hindi na po siya yung dating siya. At hanggang last day po, nung uwian na nga lang po namin, ka-fellowship pa po namin siya at kakwentuhan pa po namin siya. At yung bata po ay talagang binago ng Panginoon, na-renew ng Panginoon noong Summer Camp 2022. Amen po. So glory to God po. Meron pa pong isa na kabataan na kung saan ay bagong attend ng camp. So madaling salita po, baguhan. So in-invite po namin siya sa camp. Ngayon wala siyang idea kung anong meron sa camp. Basta sabi po namin, malalaman mo ang plano ng Diyos sa'yo. Maganda sa camp, masaya sa camp. So sa madaling salita po, siya po ay nakapag-camp. At pagdating po sa campsite, alam niyo po, kinakausap po siya ng Panginoon. Nakikita po namin ang pagkilos ng Panginoon sa kanya doon sa camp. Ito pong bata na ito, balikan ko po, bago po siya sumama sa camping ay nagkaroon po siya ng matinding lungkot. O sabihin na natin magulo po ang isip niya. Bakit po? Kasi sunod-sunod po na nawalan siya ng mahal sa buhay. Nawalan po siya ng lolo. Pumanaw po ang kanyang lolo at pagkatapos po noon ay pumanaw po ang kanyang nanay. Kung sa madaling salita po, siya ay malungkot at nagtatanong siya bakit gano'n ang nangyari. Pero ang sabi po namin sa kanya, pagdating sa camp, malalaman mo kung ano ba ang plano ng Diyos sa iyo. So, sa madaling salita po, siya po ay sumama sa camp. At alam niyo po, pag uwi po ng bata after ng camp, isang malungkot na balita po ang sumalubong sa kanya. Pumanaw po ang lola niya. So malaking question po sa kanya, bakit ganito ang nangyari? Ilang araw lang po na binurol yung lola niya, pero alam niya po, nung nag-midweek service po kami, in-expect po namin na hindi po siya makakarating kasi po, nandun po siya sa lamay ng lola niya, nandun po siya sa pagdadalamhati. Pero alam niya po, yung bata, nag-attend pa rin po ng midweek service. At yung mga kabarkada po niya, nakasama niya, ay nag-attend. At alam niya po, habang nate-testify yung bata, nandun yung mga kabarkada niya na hindi nakasama ng camp. Na numingiti, kumatawa kasi medyo hindi naiintindihan yung sinasabi nung batang ito na nag-attend ng camp. Pero alam niyo po ang salita niya. Nasabi po niya, hindi pa po kasi nila naranasan ng Panginoon. Hindi pa po kasi sila binago ng Diyos. Pero ako po, binago po ako ng Diyos. At akala po namin hindi siya mag-a-attend kasi nga po andun siya sa lamay ng lola niya. Nag-attend po siya at alam niyo po ang sabi niya. Simula po ngayon ay magseseryoso po siya sa Panginoon. Kahit pinagtatawanan po siya ng barkada niya, ang sabi po niya, maaari ito na po ang last call ko. Kaya kailangan ko pong seryosohin ang Panginoon. At ang sabi po niya, mag-a-attend po ako, mag-start po ako magpatuloy sa Panginoon. At sa Sunday po, ang sabi niya, yung kapatid po niya, in-invite niya, mag-a-attend daw po. Yung kapatid niya. So glory to God po, praise the Lord. Ito po ay ilan lamang sa mga ginawa ng Panginoon noong camp at naniniwala po ako, may kanya-kanya po tayo testimony sa bawat simbahan po natin. Sa Diyos po, ang lahat ng kapulyan. Ngayon po, binanggit din po sa atin noong camp na kung mahal mo ang kaluluwa, ang gawain
At kung mahal mong gawain, ay tayo po ay kikilos. Amen po. Kung mahal mong kaluluwa, kung mahal mong gawain, tayo po ay kikilos. Hindi ka mananatili dyan sa kung nasaan ka ngayon. Kagaya po, may tinuro po sa atin ang Panginoon, kapag dumating ang time na nakikita mo yung gawain, eh, mabigat. Yung gawain ay kailangan may bumuhat. Sana mayroon kang desire doon sa loob mo na, Lord, ako rin. Naalala niyo po, binanggit sa atin, doon sa teaching na, kung counseling ka ngayon, dapat next ka. Andun yung sa heart mo na, Lord, ako din. Gusto ko ako din, counselor ako. Yung parang laging gusto mo ikaw din ay magamit ng Panginoon. Bakit po? Kasi andun na po tayo sa huling araw. Amen po. May gagawin po tayo sa Kristo na natanggap po natin. Alam niyo po, pinapanood po natin na Passion of the Christ. Kahit every camp po yung papanood sa atin, ako po personally, ang lakas pa rin po nang dating sa akin. Always kinakausap pa rin ako ng Panginoon. Ano pong sinasabi ng Panginoon? Na always dagdagan pa po natin yung pagbuhat, always dagdagan pa po natin yung tiyaga, yung pagiging available natin sa ministry, sa pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Kung ano po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon sa mga araw po na ito, ay maaaring ito na po ang last call natin. At pag hindi pa po tayo tumugon, maaaring huli na. Bakit? Darating na ang Panginoon. Alam niyo po, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang ministry. Amen po. Maaring nasa music ministry ka, maaring nag-worker po tayo, naka-deploy po tayo sa field, pero dumarating po ang time na hindi mo pa rin tanggap kung ano yung pagkatawag mo. Maaring oo, naka-deploy ka, pero hindi mo pa rin tanggap na mag-worker ka ng full-time. Alam niyo po, isa po ito sa mensahe ng Panginoon sa atin na last call na sa atin. Huling tawag na to ng Panginoon na tanggapin mo na kung ano ang pagkatawag mo. Amen po. Kung nasan man po tayo sa paglilingkod ngayon, ano man ang ministry mo, tanggap mo na ba ito? Ito na po ang araw na tanggapin po natin. Kung tinawag kang mag-worker, kung tinawag ka na mag-pastor, o iba po tayo ng pagkatawag, ito na po ang huling warning sa atin ng Panginoon. Kailangan na nating tanggapin dahil dito po tayo, ito po ang purpose natin kung bakit po tayo nilikha ng Panginoon, ang paglingkuran po ang Panginoon. Always, maging submissive po tayo sa Panginoon. Lahat po ng pagkatawag sa atin, anuman ang pagkatawag mo, isa lang po ang dahilan ng Panginoon. Babalik at babalik po tayo na ang dahilan po na yun ay walang iba kundi para sa kaluluwa. Walang dahilan po ang Panginoon ay iba kundi para sa kaluluwa. Bakit? Kasi ito po ang tibok ng puso ng Panginoon. Amen po. Ngayon po, balikan ko po yung sa sinabi ko po kanina doon po sa magazine. Isa pong eye-opener po ito sa atin na tayo po ay kailangan mag-doble sipag po. Meron po dapat tayong always na sense of urgency na parang nagmamadali ka lagi na kailangan mabahagian ko to kasi huling araw na to. Amen po. Akala po natin okay na po tayo sa pag-share ng Word of God pero meron pa po tayong mas ibibigay. Meron pa po tayong best na ibibigay sa Panginoon. Meron pong sinasabi sila na kapag sa buhay po natin, kapag nabubuhay daw po tayo, ay mamuhay ka na as if ito na yung last day mo. Kaya nga daw po sabi nila, enjoy mo na. Ganyan. Pero alam niyo po, sa atin po nagmi-ministry, sa atin po mga Kristiyano, sa araw-araw po natin pag-ministry, mag-ministry po tayo na as if ito na ang last day. Bakit po? Para ibigay mo yung best mo. Meron pa tayong ibibigay sa Diyos na mas higit pa. At ibibigay po natin na yon ngayon na po. Hindi po bukas, hindi mamaya, kundi ngayon na. Kasi maaaring wala na pong bukas. Minsan, kaya mahirap tumugon sa tawag ng Panginoon. Kahit pas alam mo na ito ay last call mo na, kasi nandun po ang duda. Nandun po yung nag-hesitate ka na, totoo ba? Babakapano ba ako, Panginoon? Pero isa po sa mensahe ng Panginoon sa atin, dun pa lang sa pinanood natin na kung paano pinahirapan ang Panginoong Yesus, pinapakita po sa atin na hindi tumatawag ang Diyos nang wala siyang pang-backup. Hindi tumatawag ang Diyos na hindi kanya babakapan. Kaya kung tinawag ka niya, ngayon ka na tumugon. Amen po. Sabi nga po doon sa kanta, kung ang araw mo ay lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran.
na ilan pa kaya maglilingkod sa Diyos kung hindi ngayon, kailan pa? Ngayon na, kapatid, kasi huli na. Kasi last call na. Amen po. So sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy o Diyos na salamat sa mga revelation mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo sa amin noong nakaraang summer camp namin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na ilagay mo ito sa mga puso't isip namin. Mag-manifest ito, Panginoon, sa buhay namin. Dahil wala kami magagawa kung huwalay sa iyo. Hayaan mo, Diyos, na magamit namin ang anointing na ibinigay mo sa amin noong camp. Na patuloy na mag-multiply kami, Panginoon, dahil ito ang mission na binibigay mo sa amin. Patuloy mo kami patatagin, patuloy mo kami palakasin, Holy Spirit. Wala kami magagawa kung huwalay sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa mercy mo, sa buhay ng bawat isang narito. Pagpalain mong bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, patuloy po tayo na mag-respond sa pagkatawag po ng Panginoon sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin.